my Bible, ready to go. This is my Bible. It is God's Word. God will use this book to touch my heart and change my life. I want to read this to be wise. Hear this being preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. Only by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. Okay. Second Chronicles chapter 20, verse 20. Sana covers at ulungan ng pagkasa. Let's read together, then I will read again. Ako na lang after we have read it all together. 2 Chronicles chapter 20, verse 20. Kung ano na ito, pagbasa pa lang. Nanamusin mo kayo, magkasong tigilan. 2 Chronicles chapter 20, verse 20. Sige, lumatang pasa. Ready, read. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as he went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. The Bible says, if you believe in the Lord your God, you shall be established. Amen. If you believe his prophets, you shall prosper. Amen. Okay. Only give us a promise to Dios. And before we go, magdapo ka. Amahan, nagpasalamat po sa mga pagka-gracious. Magkakayaman ng grasya na ang mga bati, tamang ka ng grasa. Magkakayaman mo sa pag-iusap, pagsimbali mo sa Espiritu sa kamatuhan. Salamat sa presence sa mga usap. Salamat sa inyong Lord, kung may aming kabay. Sa mga pagkagayin ko, isa sa inyong alam, sa pangatuot sa kalibutan ni Diyos ka na ngayon na simbaho. So, ang amo, pag-angkaw sa mga kawaliwan, na amang diila, that we are open and ready for you to give us the favor and the blessing na inyong hangyan at paranama. So, sa mga pagkagayin ko, we're asking you, the Holy Spirit, ikaw mo mag-apun. Ang amo, at ang mga Spirit, mga mag-apun. Kapagaw sa mga nasikasin mo muna-una, iisa ang alam ay sa aming kaliwala. Huwag again, nagkatulis ko sa pagpapalino ng dati mo. Usap naman ko sa inyong mga leadershipper, hindi mo yung mga mga kanto. Wala ko ngayon mo sa pagpapalingon na panabot, usap ko pagpapalingon na kaalam sa pagtutulog nila, ang ating ikuha din mga kamita, ang kanang gawas ng baba, ang kanang Diyos kung naulang kasing-kasing mo ako ang katiliwan sa inyong misahe na gusto mabot sa makarsa. Salamat kayo din ako, makatugyan ninyo. Lord Jesus, continue to cover us with your precious blood and in your most precious and loving name, I pray. Amen. Amen. Magmigod. Mabot ang panahon sa iyong kinabuhi when you have nothing left. Always remember, when you have nothing left, always have faith in God. Wala ka kailain mabutan, pinagali ka kasabot o wak na rin kailain pang pwede mo madugulan o wak na mangali kailain makitan pa mapaagi na solusyon sa iyong katubang if you have nothing left how faith you got kanin ako ni Basa chapter 20 it's about King Jehoshaphat na nakalubog siya balita na naayong mga Ammonites o mga Moabites magsunod nila. Kani sila Jehoshaphat, aling panahon na. They were, kanina ang kingdom sa Israel, aling panahon na, is in Asura, Murabab, na asa roller coaster na they are, na ipanahon, they are up, they're down, they're up, they're down. Dayon, na ipanahon nga, pilitin sila, daw-daugon sila sa mga nasun na nagpalibot nila, niya sa diyan na i-raise up, unay mo, ma-raise na righteous na king, ma-establish na po sila palin sa Ginoo. So, ang may tago, si Jehoshaphat, anong panahon na? Ipadala ang siya balita na a great multitude in verse 2, chapter 20, verse 2, is coming over mga sundalo sa mga Ammonites o sa mga Moabites. Sulungon sila. O galing, sulungon sila. Kapalo si Jehoshaphat kung sa resulta kung naibubat ang bubat sa katinoon o sana sa tulong sa Yawa para dagang mga tao na naay justification ng kamatayan ba. Mamatay ang mga tao na
Walay chance na makatulog sa pulong sa Diyos, mamatay, hindi niya makuyo dito sa eterno. Kung ang gusto siya na igupat, sa kung ay gusto na ipamisamo, pero na ay mga kinabuhi na mamatay, walay ani spirit sa kastel. Dahil ay pala na, si Diyos ang bata, yan ha, siyempre, natural na respond, verse 8, si Diyos ang bata, tayo, sa kahinta nila, ay kapalunan sila na igupat, gawas na gagahang damages, casualties, kapalos na sila mag-isip sila tao at yung mga nanulong nila. Kapalos na sila at nagsihon sila. Kung ang himo ni Josabat, in verse 3, he proclaimed the fast in siya, isulong na mata, wakay nagkandangan yung mag-fasting ka, at nangayon ang gamak sa Diyos, na hindi lang ka mahimo ka lao, hindi lang ka madaog tao, hindi ka may mong makaluluoy, anin kahit ka na may tabog ako. Sulungon ka sa mga ammonites o sa mga moabites. Yan yung mga panahon na wala ka pa sila yung tinig na duulan na tumutapang sa ila. Wala sila yung tinig na sulit na atungon nila para may hundun sa ako tabi tabangin niya hindi kaya ron hindi ma pili aling manulong na mo. Kaya kaning moabites o kaning mga ammonites maundi sila ang mga tao na when the children of Israel was going out in sa Egypt, ipagpindi na nila, pasunod na sila sa promise land, diingon ang Diyos nila, ayaw magsasal ninyo hilapti ng mga wabay at mga amunay, pasagtiilan na sila, as long as paagiyon na mo sila na yan, pasagtiilan na sila, peninsula lang mo, kung tuloy mo dito sa promise land, ayaw na sila kung saan. So, kanina mga wabay, so kanina mga amunay, sa atong panahon na hatlog ni sila sa Israelites, o galing gusto ni sila kumulapan ang mga Israelites. Sa panahon na naay mga laing na kaliwatan sa kanaan na usulong sa ila. So kung na ang kumangita, magaling sila at kakusabo o kabakas o naay buwat, ang ilan yung piling maduulang na kanina ang tatang mga tawana, kanina mga Ammonites o kanina mga Moabites. Kanon, kung ano ang pwede lang buta. So wala sila yung piling manulang. Wala niyang natin na. Wala yung nabiling nila, mabili nila. Indunay na pagini. Na wala sa sila army enough para mo-sustain o mo-secure na makadaog sila bato kaling mga kontrahaw kaling ang term doon ikamit aling. In verse 2, there cometh a great multitude. Kaya ang term ng multitude, dagan na nadaan, di ba? Kaya ang multitude, dagan na. Plus, kahit pa yun, it means daghan na daghan. So, makalilisan yun. Matlog yun sila. So, walang, iplastra sila. Kung saan man nila pag-atubag. Unang, a prophet of God came over. Ang ala si Jahazael. Yan ko niya, tingnan nga. Walang lahing makatabang sa nasa sexual, kundi din ang Diyos sa Israel. Sa tao, mawala ka rin, inundumi rin, kung tinood ka na sa Diyos, mabot ka rin sa punto na mangita kang tabang, na walay isang matang kung sa matang sa kalimutan na hindi makatabang mo, walay lahing hindi mo tabang mo ang imong Diyos. O nang, ingon si Jasel, igna ang mga tao Diyos sa pan, in verse 20. So early in the morning, ito si Josaphat, tapot niya mga tao. Hear, O Israel, inhabitants of Judah, inhabitants of Jerusalem, ngayon believe in the Lord your God. Believe in the Lord your God. Have faith in God. Tuhuhi ang Diyos. Sulti ang Diyos, ngayon siya. You will be established. It means, iplastar ka. Ipahimutan ka, hindi ka kayaan na magulaw na ang anapay na hitabunin mo kung ito ka sa Diyos, ipahimutan Diyos sa Diyos. Ang tao ang buto sa Diyos, ipahimutan Diyos sa Diyos. Then ipakapinan pa yun yan, not only you believe on the Lord your God, ipahimutan ka, you believe His prophets. Tuhuli ang iyang mga alagad. Tuhuli ang iyang pastor. Tuhuli ang pastor. Mo prosper ka. Amen. Amen.
kamalukan, ang ipakita sa Diyos na ito, o ang gusto tinuha sa Diyos na ito, establishment and prosperity. Kung yun din ang tinuha sa Diyos na ito, i-establish ka o mo-prosper ka. Yun ba ito? God wants to establish you and God wants you to prosper. And ikaw-prosper din mo, kanabang na ay kinabuhin na ay tumong na intention, klaro, dahil kauman na iyalin ka palabuun. Hindi gusto ang Diyos na diatang karlaman na nakailangan niya na kay pagnawa mamatay ka, panulog ka sa langit dahil okay na lang tayo kung unsa na itabutin mo sa kalibutan. No! God wants to establish you and God wants to prosper you. Establishment and prosperity mo na gusto si Diyos sa iyong mga katawan. Karon, onsay ang pinahangla na lang. Sa duha ka statement, there is a common word na gisulti sa Bible in verse 20. If you want God to establish you, yun ang Bible you believe. If you want prosperity, you believe. Amen. So, ang ikinahaman din na to is faith. God wants to put you in a point na kung unsa magali ka karon, na apalipitipahin mo ang ginoon mo basta kung ano o kasing ba na. Amen. Kung parehasan diba, I choose this picture. Kung ikan ka sa gamay ng aquarium, hindi ka mabalik sa pinya sa aquarium. Pwede ka, kung nakakagalisa sa dako-dako na aquarium, pwede pa yung kagmabalik sa pinakadako na aquarium. Amen. In ana ang pwede din mo kung sige mo ni mo. Kung mong sa magaling ka karoon, pamagin mo, God has been prospering you, di pa na ako. God has been blessing you, di pa na ako. God has been very favorable ni mo, di pa na ako. Kinahanglan ang i-believe on you. Faith is the determinant of what God can do sa ating kinabuhin. Always remember this. Faith is the determinant of what God can do in our life. So it means everything is according to our faith. Amen. That's why you want to be blessed is according to your faith. Amen. If you want to experience that kind of divine fullness of joy, is according to your faith. Amen. Faith, number one, is the key to answer prayers. Amen. Amen. Number two, faith is the factor for our successes. Amen. Number three, faith is the reason for continued grace sa ating kinabuhi. Ang pagtuo mo na sa Yahweh na naay matupad sa pagpagpupo. Amen. Amen. Ang pagtuo, mauna siya ay itawag factor na mahimong successful ang atong mga endeavors, ang atong mga itawag transactions. Then thirdly, ang atong pagtuo, mauna siya ay rason na nung na ay nagpapadayong na grasya sa atong kinabuhi. So, everything is great. Tanan, pinagi pagtuo. At sumunta na luwas na pinaging pagtuo. Hello? Amen. Mga matay ka, tumun sa pagtuo, i-establish ka sa Diyos. Inundumi na, i-establish ka sa Diyos. Samtang buhay ka, tahaman ka, mapapadulog ka sa langit, inikamatay mo, everything is about it. Amen. Pinaging pagtuo. So muna, every action sa nato, ang makapahimo na ito, sunod sa Diyos is faith. Amen. Ang makapahimo na ito, na kung unsa magaling mga fears na naa sa sunod na ito, ang makapahimo na ito, courageous anak, na ito faith. Amen. Na magaling kayo mga failures, ang makapahimo ni mong mabawas baka from failures, yung faith. Yeah. Amen. Everything is about faith. Amen. Kanina kinabuhi is about faith. Amen. Only a Christian life is about faith. Amen. Muna, pero, inahamlan mo yun ay mutuo ka have faith. Number one, ino na Bible, siyempre. The first nga kaya itawag focus of first na direction sa iyong faith should be faith in God. Mutuo niya sa Diyos. So, the object of faith is faith in God. Ikanawa, I want you to understand this because God believes in you.
You have to believe in yourself. Usa sa mga kinahanglan o wala karon sa kustumanon, ituuto siya sa Diyos, pero usahay, kulang siya ang pagtuo sa iyong kaugalingon na tabangan siya sa Diyos. Daghan kayo na ito, we lose the cup, wala tayo kansa na sa ato limon na inoong tapang na ito. Si Paulo na ito ha, ang kristuhanon, mutuo sa Diyos na luwasun siya. O siyempre, yun ang Bible, ang tanahan ng utuog sa Diyos, ang tanahan ng tawag sa kanan sa Diyos, maluwas. Pero sa kaya, gusto nga nung hindi mo utuog, kapunuhat at siya kumpirin, panalaginan sa sino? Amen! Yeah. That's right! Yan, yeah, may iwan na yun siya. O problema sa Diyos, hindi siya utuog sa iyang kagalingon na ang Diyos mo tapang niya para makahimo siya o paghatag sa offering na gusto sa Diyos niya niya. Always remember this, if God, ang Diyos ito ang magkalindi mo sa lihang ibawag ka niya, inyong kainusus luwas ako, na nung dili man mo i-take ang oportunidad, tungod ang Diyos itawag ka niya na may tungod sa kaluwasan, na nung di man mo i-take ang oportunidad, inyong mo inoong kabangin ko, panalaginin ko, i-plastar ko, kauman inoong ako, kagulingan, masibungan na. You have to believe in yourself. Ayaw o kayo sukot na walang kayo kumpiyansa kung tayo sa'yo. Because of Christ, you can do all things. He's the one that will give you strength. Kung hatag mong puso, yan, wake up. Na ano mo ko, ali, mahimo ka rin ako, mahimo na rin mo. Kaya kiyabot ka sa inyo, anak ka po, hindi ka niya, tukutan, pagyaan ka kanya niya, kung pasandaan ka, bahalang mausan ka. God has brought you by faith, gusto kang mabuti ha, o nabut na kaya, then God will give you grace para makasustain ka. Amen. And He will give you the wisdom and everything na hindi kinangalan para nahimunin mo lang imo ang kahintang karoon. Amen. Daghan na ito, gusto na tapo, daghan mga timuha sa sinasin. Pero sa halin, wala tayo. Pagsali sa kong pagalingong mula at ating utang araw, mabot na ang atong iyakuan. I want to challenge you, young people. Kami na, kamong mga lalaki. Ayaw o ayaw yung mga kahilo na mutin mo Christ. By faith, believing that God would favor you and that God would bless you in everything you do. Amen. Muhimo ka rin ang desisyon as long as paminawag ko ninyo as long as yun yung manakay tinuha na imong pasilong na lang ginawaan ang anong desisyon na dahil kayo kayo tapangin ka sa inyo ayaw ka tawag niya ayaw panalaw the term is ayaw panalaw ayaw makakikog. You stand up, kapalo ka nga, only sakto na yung life and you. Have the confidence that God will help you, that God will give you grace. At sino ni mo, itabangan ka litas kinoo, mamangasabutas kaluwasan, tanto kita niya sa langit, yan ang anong sa kalibutan, siya kung hindi mo, di ka niya tabangan. Simple ang nga logic. Di ba? Kasimple na, kung ang pinakalisod, himuon, kaya pagluwas sa mong kanan, isaad sa Diyos, pihig mo sa Diyos na babaype. Anong din natin siya pili sa ligad? Na ilahat ang ipasta, istapusan. So, you believe in yourself, God will establish you out of confidence, you believe in you. Naiusak ka character sa Bible na grabe yun ka lack of self-confidence pero nahimo siya leader sa Israel na nag-iaway bato sa mga Ammonites same Ammonites hindi lang si Joseph kamalo ka sa iyong pagkakalawan
ang iyang himuon, mag-giok na rin siya o barley o grain. Mutago siya o gamog. Di siya padakog. Di siya pakita. Dahil, iignan siya sa anghel. Kabalo pa pala yung Roy Emmanuel Baylor. Ano na ang magkada na katawan mo sa Israel, ipastar na mo. Dito yung katawan mo sa Ginoo, Ginoo mag-reitano na himo kami, iligyan yung mga tao o mga nasod na nagpalibot na mo. Naingo ng Ginoo niya, gusto kong mahimo kang leader sa atong mga armies. Hawayin ko rin yung mga nanulong ninyo. So, dalikoy! You are a man of Baylor, yun ang Ginoo niya. So, dalikoy! Sige, himunta kang leader sa army ha, ako kang tabangan. Ang inyong army, ang inyong armas. Espesyal kayo. Espesyal kayo ng armas. Wala pala yung sukat ng armas na di gamit. Pakikawal, ang inyong armas trumpita. Pakibubat ka, inyong armas trumpita. Dahil ang usap kayo, sa usap ka mo trumpita, ang pikas ka mo, kabalukan sa inyong armas, sulo. Maura na, makikawal mo, inyong kontra, bangkaw, espada, ang inyong kontra na itami, pero inyong ha, turuto, sulog. Kaya manulog na rin mo, sa inyo na kayo, pasulog. Ang inyong noon, pag turuto na mo, dahil ikaw magtabunan sa inyo, o baka, kadyo, ang inyong sulog, na hindi kita makita, magtapong na muna sa kilid kamay, na kilid kamay. Pag-atakin, pag-ingon na yung na-atak, pag-bukon na na ninyong itapon sa inyong sulok, atak mo, di ba, managal na ninyong kontra. Pamingita na, talawang hignan sino, kaya na hignan mo. Because he believe on God. Sige, kaya ako naman eh. May nakuntag na ay tangki, na ay mga pasuka, pero when they started to have that confidence, the name is Gideon. May Gideon believe on God, and Gideon believe on himself that he can do it by the grace of God. Kaya sulong nila, ilang Gideon mong mga confining, tingo silang trumpita. Trumpita ka! Di pamagali ang tao, di pamagali ang dagat, kakitang kasuka, bumba, ngayon ito bumba, manuon pamagali, di ba? Anak ay ang tao, pero sila sa diyang si Gideon, pag ikaw sino, okay Gideon, you can do it, kaya mo, di mo ko si Gideon. Pag tuho ni Gideon, sige, tapo ka, handa mo sa inyong sulok, pasikaanan, tabuni-on ka ng pitcher na clay. Pag ingon ako, atak ka? Sakit na katak, atak! Totoo! Buhak na yun sa picture! Atak na natin na mutra! Imagino na nyo! Unsay factor na nanong inana si Gideon ka courageous? Ibilihin mo ang God, ibilihin mo yun sa. But by the grace of God, God will help him. Una, mga anak na sa Diyos, pick up sa daan sa Diyos. Amen! Hello? Amen! Hindi ko pick up sa daan sa Diyos na ngayon panalaw. Amen! Tapos ang mga gusto mong maminyo, ngayon kahadlo. Amen! Kung tagaan ka rin mo sa Diyos, pagbati, halasulong. Ginoong mga kami mong kahala, mong gusto, mga usulti. Hindi kayo maibog-ibog na kataman. Naingon ka, ang po ko may nana, ay, amin yung ang po, kahitigil. Huwag kayo kasing-kasing paramuhin mo. Bakit? Nangingin sa mga lalaki, oh. Ay, tatlo, gusto yan. Lord, labaw mo na sa nako. Okay na ba? Amen. Pastor, wapat mo na sa kanak ay papa. Amen. Tano ko na net mo na. Sika-sika na yan matang. Tabama na kasino. To encourage, mayon ka na, ikaw yun mo, ipotang si Ginoo sa kasi-kasi. Isa kung sao pa, di ko katulog, gali pa rin ang mga. Di ko kataon, gali pa rin ang mga.
Di ko kainom ang tubig na di maguna-unan. Magtulong po ang imong nawa kung may naasang muna. Luchino na po. Siya ako, di ka kasunti, anak. Kasi pagkakita nyo, di ka... Anong kagatama? Na-adlibre ako. Ah, believe in yourself. You believe in God, you believe in yourself. The third and last, you believe in His prophets. Amen. You believe the man of God. Right. Also, my reason for believing. Nga naman yun, kaganina, i-explain na to sa mga preachers. Galing, I don't have to balik-aligo to. I was very blessed listening to them. Naaalan si Koy, mabalik siguro kamay, pero kamay ka. Always remember this, as your pastor being a gift of God, yung pastor, mura na siya general sa Arniba. Nga, ang iyahang kaman, dahil tanga kaman, di ka sa ikwerto sa langit. Nga, kana nga responsibilidad, di na niya i-share sa isang ginsa, kaya siya may nalubaga na. O, ito na, when your pastor brings the truth, diha sa congregation, kana na truth niya yung dalgon, siya mo'y unang accountable anak sa Diyos. O dili ka nila niya tarungon o sulti, o dili ka nila mo'y gusto sa Diyos na yan isulti, na yan isulti na sa mga sa katawan sa Ginoo, na himuon sa katawan sa Diyos. Ang ilang-ilang po'y dili ka nila papahimutan, dili ang mga katawan sa Diyos may palitan. O dili ang gusto. Ang pastor mo'y una yung panindal kung tuluan ka kung hatak o kais ka din itinawag. Ako mauli, panindal nga sa Diyos. Tuluan ka, tuluan ka kung honoring the Lord by first fruit. Kung dili na tinawag, ako mo'y unang manubag ang nasa Ginoo. That's right. Pero kung tinawag na, na hindi rin yung sundod, ako mo'y manubag sa Diyos. Ang anak ng responsibilidad, hindi na ko pwedeng ipahit, hindi na ko pwedeng ikaw ka. Sila mo mo? No! Ang anak ng pastor. Ya, murag general sa army, na ang general, bisag naapan niya ang dalang kaman, bisag naapan niya ang dalang authority, kung ang mga sundalo ka rin niya, hindi ka rin kung sunod, kung may ikaw ka rin, general ata, na mga sundalo na yun, gamay mami. Huwag iapoy kada ugal na pwedeng mabot. Listen to this one. We are in this together. Nag-iigil siya, giving para sa pastor. Right. Giving lamang para sa pamilya o staff, sa church. Right. This church is ours. Yeah. At kung ang simbahan. Ihatag ka sa Diyos sa simbahan. Ibutang ka din para gamitin ka niya line up as an arm, one of the armies of God na kusunod ka sa general. Ngayon ka yung general. Okay, gamit ka sa sumunod ka sa tuho. Hindi ka nga, nagamila ko siguro, sagdaan na lang ako sila. Wala tayong makumpisa na na. Wala tayong makabuta na. Hindi mga anak. Pastor. Ang pastor, kurang sa general sa army, ang responsibilidad iyahara o kakakontabilidad na automatic panindan sa Diyos o dinin na tarungan o kamay. Ikadwa, ang pastor, kurang sa doktor. Doktor sa karahat. Doktor sa karahat. Ano? Kabalo ang pastor kung unsay resulta kung ang tao magpadayong kimo sa sarap. Magpadayong kinabuhin sa sarap. Ang Kristohan ng gali, hindi na kayo sa kusunod sa kabubutong sa Diyos. Madakpan siya sa disease. Ang itawag na ng disease, disease of sin. You will not be having an easy life because of the disease of sin. Kaya lang, this is, bota sa word, this is. Try to spell ang kang this is. D-I-S-E-A-S-E, ba? So, that's this is. Imong ipula kang D-I-S, say, next word, is. So, muna, itapot na rin mo, this is, kaya lang na ay this is, dinigil ka na imong easy. Sin is a disease.
Bigyan ako matag-comfort nyo. Mag-serap din yung kasasalap. Ang pastor, o doktor na. Ang pastor, kapalo siya, kung unsay, tambal, gikan sa pulong sa Diyos, na ikong ikinangan para na. Kapalo ang pastor, kung unsao na nimo, pilaka, ka-doses ng mga verses na para i-find mo batok ang diseases of sin. Ngayon mo kaya tumawa. Maunang, kung bili nimo intake advantage ang trabaho sa inyong pastor as a doctor sa inyong soul, ang may pag-uumang kadayon ka ng inyong disease. Kadayon ka ng disease. So, you have to believe on the manukal. You have to believe on the manukal. Ang manukal, naiupat ka, tingka mo yung dapat, naiupat ka, ka reasons why you have to believe on the manukal. Biblically, you have to believe on the manukal. It's because it is described in the scripture that it is designed by God as a church. Una, i-describe sa scripture na kinangan ng buong kasalagad sa Diyos. Anong kinangan ng buong kasalagad sa Diyos? Kinangan ang Bible, obey them, ikaw na kaganilang utag that have the rule over you and submit yourselves unto them. Why? For the ones for your souls, for they that must give an account that they may do it with joy and not with grief. Kaya kung ang pastor galit, nagpuon ng galit, na nagtapos yung kinabuhin, nagkampo din mo, magsigil na ganyan, hila ang pastor, that is unprofitable for you. Yeah. Kansi ka, luwi ka. Right. O ang pastor ka rin, confront na ganyan na din mo, o ingo na ganyan ang pastor, ayaw, anak, malayang kay ikon, alas ihon ni kayo. Yeah. It will be unprofitable for you. Maunang, it is biblical. The reason, ang biblical reason na nung bilhin ka sa inyong pastor, ang scripture ka describe na, kasulti yun. Dahil ito ha, ang scripture kasulti na church is the flock. Ang iglesia, usan sa kapanun sa karnero. Yan ang panun sa karnero, nang hinahanglang mabalatay. Di mo na may imobili pasagdaan ng mga hayop sa kasal ng panulok. Bisang kaligiro, hinahanglang nag-amo. Bisang kaligiring, hinahanglang na o. Tawag niyo. Amo, o pakaon. Bisan ka rin na ako'y mga nakikaan ng mga kanamurang mga ilaga, mga hamsters, na literally mo pagkutan, tas gilay pa lang ka, gano'n nang inahang na nagmalaga. Samot na ka, ang mga katawang si Diyos is considered a sheep. Kinaan ka, shepherd. Unang, God being, Jesus Christ being the great shepherd, si Jesus Christ, nihatag siya gift sa church. O kanyang gift sa church, nasa Ephesians chapter 4, kanawa. Ang iyang gasa sa church, si Jesus Christ, iyang gasa sa church na nagwapo ng mga pastor. So, ako gasa niyo sa church, kay wapo mo po. Kaya mo na masawa mo. Ephesians chapter 4, verse 11, kanawa. Kani, na-bless ko anin pag-share na-in siya ibaray kung doon siya kapalit. Ani, awa, he came sa Apostles, verse 11, Ephesians 4:11. He came by the word gave his gift. He came sa Apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors. Yeah, and handsome, walang pagpastor, walang gusto ka mahansam. Bitaw, and handsome pastors and teachers. Give them as a church. So muna, God being the great shepherd, Jesus Christ being the great shepherd, nasa gives the church, pastor, the under-shepherd, tawag na yung under-shepherd. Kaya under-shepherd, mauna siya'y imong makitaan na mo'y walang sa pulpito o feed of knowledge na nisatid mo. Mauna yung pastor. Tudluan kang panabot,
tunduan ka kay balo, may tumos yung gustuhan ng inaboy. So that's the biblical reason why you have to believe on your pastor, you have to believe on the man of God. Biblical reason. Ikatwa, practical reason that you have to believe on the man of God. Ang practical na reason ikatwa is the law of economics. Preacher's law of economics. Sabot ka sa mga. The law of supply and demand. Ang demand sa preachers, ang demand sa pastor, gamay yung gusto ng pastor. Kaya ano, una, magpastor ka, dako, taas kayo ang standard kung being a pastor, then ubos kayo ang compensation. Hello? Kaya ano, anong taas yung standard sa pastor? Kung huling ka pastor, huling mo talang mata sa iyo mga kalaw. Sa wayon ka, pantayan ka, talang mata sa iyo kimon, pinatagay istorya, taas ang standard sa pastor. Unang gamay na magpastor. Sa ekonomiya, gamay magpastor. Ang supply gamay, dako ang demand sa gusto sa Diyos ng pastor. Iyon ang Bible si Jesus Christ is focus on the harvest is fully produced but what? Laborers are few. Iyon mo kaya gamay na sa kayo gusto mo mga babae na mo at report sa ministry mo asawa sa pastor. Gamay na kayo gusto mo asawa sa pastor. Kasagawa sa mga babae gusto mo pagkakan mo na yung mga babae na ispira gusto ka asawa pastor. Ako ba gusto mag-work care lang sa bahan? Ano? Dilig na din mag-bistun. Nagamay na mag-sulinder. Usahay na yung mag-ginikanan o pasulinder para mag-pastor. Ilipot sana. Ikaw anak, bright-bright man ka, may man ka, mag-ulit ka, o paan, mag-ugado ka. Ikaw anak, kahit may man kay kapulan, o sakit, mag-ugado ka. Ikaw alam, kaya magkaya ka mag-dinarin niya, magkaya ka mag-kuhal ka, mag-dinar ka. Ikaw alam, bubuk-bubuon lang ka, dahil mao magkaganda mo, pastor lang ka. O sana yung anak, ang pastor mo ay pinaka, ang hatagan, ang isalens, ato na noong alaon. Tulong mga bride, ang isalens para mga pastor. Sakay na yung mga leaders o kapsipahan, kung talaga rin, mag-i-print sila ang mga yung people, ang yung people na bitbitol, gusto, kasi kailangan na kanil kayo gusto. Talawa mo ito, pahihinta sa loob, kasi kailangan mo kayo gusto, katunong, di kayo kahalos kasulat kung sa ikala niya. Kung ano kanil ano yung papastor, di kayo ka malumusulat sa ikala. Ano katuloy, hindi mo pag-abugan mo may papastor. Di ba? Actually, the economy, practically speaking, he should magpastor. Kung ang gamay na magpastor, ang mo-obey sa kolay sa pastor, kay gamay naman, para kaon si Diyos ang pastor. Gamay naman. Imagine nyo, gamay kay orkel mo, o dili na yung mo palagaon, magawala natin sa mga yung trabaho para nyo. Unang palagaon si Diyos ang pastor, practically speaking sa ekonomiya, sa Diyos ang pagkaon si Diyos ang pastor, ay gamay ang pastor. Sa ay kanagaling mga conference, mag-challenge ang speaker, mag-insay mo hatak sa tinabuhin para sa sino. Pagkali sa tuwa nila, di anad na mututlong alamin ng mga pastor, kami ng mga lagad sa ino. Pero sa pag si Bawanan, gamay na kayo mga Lord. Kaya masagara ng mga Lord, katubad yung nagkiyang-kiyang. Ama ka, ang pastor ko. Ay, yun ang iso na magkabla ko. Sa mga yung pastor, pinanahalay. O sa ayo lang. Ang i-challenge mo ang magpastor at ang mga maugan mo. Ayun! Ang mga bapos, ilang araw na bapos, ang bapos ay na. Hey! Hey! Hey!
ang kiri kanan mo dira ko ilagi tidak ada pa pastor. Dapat tununda pag rejoice mo inyo na pa pastor. Na ay mga kiri kanan nga o ilang anak kayo ninyo. Kung yan ko sa mga kagalingan sa ginawa mga pastor. Amen. 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 Amen.
Orang dari orang itu doa yang dikasihkan kali kali pastor keselamat yang dikasihkan kali pastor. Kamu kan kesama iman yang dikasihkan pastor. Anak aku tidak mau bina. Kay, imagine mo, maayaw niyo kung pasalamat sa pagkaw, nagbalik wala, ganit na kapito sa iyong kalan. Kaya pastor, nagbalik para matapagal sa iyong kalan, pero mapahimutan ka iyong kapasalamat. Thank you. Kinahin pa yung pastor, salamat ha. Muli ka sulatan ng pastor, salamat sa inyong wali. Magpanalaginan po kay ang aking gato pang karong inyong wali. O, madala ni ka sulat ka may, sumulat niyo po sa kabaks na kape. O, kayo sa may pastor, o, ang buhay ng kape. Ay, kape. Pero bisag pasalamat na napanalanginan ka na ako yung masalan na kuwan sa internet nga ang daghan na nga there are many who are starved to death without praise. Usahay, daghan na lang usapan mo yung tao, ihuntag salamat sa katawo, salamat. Salamat ka na, salamat ka na, nakukulit sa ngayon mo sa pinagulit sa napatay na. Ay, naka mo mga kinakilang, Lord. Sika lang ang mata nito. Nabugnaw na ako dito sa sulod sa lungon. May na mo pasalamat ka karoon. Dito na naman dito. Nawalihan mo dito. Nakamayas ka na. Parte ka distingin sa ekonomiya sa Diyos. Kung anong palangka sa Diyos ang pastor, anong sundo o tuhoan ang pastor. Yes. Ang mayroong pastor, no, ay ang pastor. What? Hello? Yes. Second po nila, personal reason, nga nang tuhoan ang pastor. The fatherhood of your pastor. Your pastor is your father. Yes. 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 Inamin mo, pastor, tagahan ka chansan sa katupan, hindi mo ka chansan na ang papa. Amen. Now, Mother God, personally, ang pastor is your friend. Amen. You can laugh with your pastor. Yeah. Diba? Tawas ka siguro hindi mo gusto mag-indulge yung pastor. Tapos, okay, anad ka mo lang. Imanad ako, hindi mo kami istoryan ako. Mauso, ah, kamusta mo mga nauho? Umudukol niya, eh maghihimok sa lahat, di mawaw. Pero kung maging fellowship, mawaw. Amen. That's a personal reason. You have a father, you have a friend. Amen. Then, lastly. Biblical reason. Practical reason. Personal reason. Then last, spiritual reason. Sa my spiritual reason, duwaran ito, number one, you are my partner in prayer. Amen. Your pastor is your partner in prayer. Amen. I'm telling you, I am your partner in prayer. Amen. Nag-partner ko sa inyong kagapo. Di man sa inyong ako ay nagapo para nimo. Nimo, nimo na nimo nyo, ikaw ay nagapo, wakil na nagapo ng tawaan na ako nga. Kuhan? If I be sure, nasa yung mga prayers para nimo nga wala nimo dimension, pero nasa yung mga wala nimo na mention sa prayer. Ang kabalo nimo on, I am partnering with you in prayer, though wala nimo na dimension ang prayer. So siguro, na yung mga nangabot nimo, nga wala ka nagkapwa na, pasalamat niya Diyos, it might be that I have mentioned that in prayers for you. Pero, hindi sa yung mahimong nadiri.